Magandang umaga po. Okay. Ako ay may narinig na video. Sasagutin ko lamang ho yung narinig kong video ni Miss Eleanor o Epa Anunuevo. Dalawa ho eh. Hindi ko ho alam kung anong nangyari dito sa taong ito. Ito naman ho ay itinuring kong kaibigan at parang kapatid. Ayoko ho sanang magkomento. Yung unang video niya ay kahapon ko napanood. Ayoko ho sanang magbigay ng komento rito. Pero may bago na naman ho lumabas na video na hindi na maganda epa eh. So once and for all eto. Sige, sasagutin na kita. Mga kaibigan, nakilala ko yan si Miss Eleanor Anunuevo o Epa, kung tawagin, ay somehow in September. Somehow in September 2017. Sa Midas Hotel Casino. Grupo ko silang dumating doon. Nakipag-usap sa akin. At regarding daw na meron daw. Kasi ako ho ay VIP sa Midas. Kahit ho tignan nyo. Sa Midas Casino noong ako'y malakas pang humagsugal. Ako ay platinum member. Aha. Magmula nung binuksan ho yung Midas hanggang sa tumigil ho ako sa pagkakakasino ay platinum member po ako. Ibig sabihin, pag platinum member ka ay malakas ka. Kumbaga VIP ho, VIP ka na where you can stay in Midas Casino for free. So, maganda naman ho sila, bakit tungo sa akin. We started a conversation, pinakain ko sila. At humingi pa nga ho sa akin ng kwarto. Binigyan ko. Hanggang sa mabait naman hong kausap. Sa madalit sabi, nakapalagayan ko ho ng loob. Meron sila mga transaksyon noon na nakikiusap sila sa akin. Na kausapin ko yung pamunuan ng Midas. Na baka pwede raw mag-swipe ng credit card nila. Because ang pakilala niya, may-ari siya ng mga oil tanker, etc. May-ari siya ng mga krudo, may mga depo sila sa iba't ibang mundo. As what she portray. So wala naman ho kung alam sa mga ganyang bagay. Ang akin lang gusto kong maglaro dahil sa friendly sila, naging friendly naman ho ako. And then nagpahingi pa ho siya sa akin, baka raw pwedeng gamitin ko yung aking Midas point na mabigyan sila ng mga rooms. May record po ako lahat niyan. Pati yung mga rooms na nakapangalan sa akin na itinard sa points ko na ibinigay ko sila. So, I allow them to stay at Midas Casino. Marami po sila. And then suddenly, bigla niya ako sinabihan na sabihin mo matagal na tayo magkaibigan, sabihin mo matagal na tayo magkakilala. Sabi ko, for what? Sabi niya, ay hindi alam ng asawa ko itong pagsusugal ko. Sabihin mo yung requirement lang. Ang asawa ko ay kay polis. Eh di sa akin naman, wala naman ho siyang pinakikitang masama. So, I joined. Then our friendship started there. Nakimit ko yung kanyang asawa. Mabuti naman ho ang pakikitungo sa akin. So, mabuti. By the time of the same month, ako ho ay may humanitarian na gaganapin sana dito sa parting Cagayan, where pinakiusapan ako ng kanyang asawa na si superintendent, isang superintendent po yung kanyang asawa, na bakit hindi kami mag humanitarian sa Camp Caringal sa mga kapulisan. Sige po, sabi ko, walang problema. Sabi ko, kung maaari, sagutin mo yung mga pagkain ng doktor at sagutin mo yung mga, kasi hindi naka-line up sa akin yan, sagutin mo yung mga pagkain ng doktor, sweldo ng doktor at saka yung laboratory ng mga salamin natin kasi hindi nakahilera yan. Umuo naman ho siya. So, hindi po ako nagkakamali. Gumastos po ng mga 300,000 plus to 400,000. Mga ganun naglalaro po, wala namang sobra yung si superintendent. At natuloy na nga po yung humanitarian. Yun po ay sarili kong pera. Wala pong ibang donation doon.
Yun po ang totoo nun. Sarili ko hong pera yun. Yung 116,000 pieces of eyeglasses na ipinigay namin sa Camp Karingal noong pong November 2017. Lahat po ng pulis dyan, maaalala pa ho yun. Kung hindi po ako nagkakamali, ang hepe po ng QCPD sa Camp Karingal ay si General Eliazar noon. And then suddenly, sabi ni Epa o ni Eleanor Anonuevo, at saka nung Yulen Marcos na nakilala ko sa internet, sabihin mo naman, meron ho kami mga conversation na save ko po yan, yung mga text message namin, pati mga audio video na na-save ko, na pag-uusap namin. Sabihin mo naman ako yung nag-donate para ako'y sumikat, para makita ng tao na sikat din ako. Eh sa akin naman po, wala naman akong kwenta yung mga ganung bagay sa akin eh. Hindi ko naman ho kailangan ng pagsikat, so hindi ko sosolohin yung credit. So kung maririnig nyo ho yung video, naka-upload dyan, nasa through internet, nung humanitarian ko sa Camp Karingal, may mga sinabi ho kung mga nag-donate noon, including na ho yan si Epa, na nag-donate ng 10 million. Pero, ma'am, sir, kahit piso ho, walang dinonate yan. Pati yung Yulen, kahit piso, walang dinonate. Isinama ko lang yung mga pangalan nila dahil sa pakiusap nila. So yung totoo ho noon, yung mahigit 37 million na gastos noon, yung humanitarian activity na yon, sariling pera ko ho talaga yon. Yun lang laboratory fee, at may mga doktor ho ako magpapatunay niya, nandyan ho lahat ng mga sila Doktora Grace Parangipang, sila Dr. Martin, na si yung asawa po niya ay binayaran yung laboratory fee na 2 piso 1 piraso ng eyeglasses po, yung mag-e-aging. So 116,000 pieces po yon, yung in-aging na salamin. Opo. Yun po yon. At regarding naman, ito pa, lumipas ang panahon, kami naging mabuti naman, ayos naman ang pakikitungo. Nag-i-slot machine siya, naubos yung pera, at ako naman din eh, noong mga panahon na yon, tapos na yung aking humanitarian, eh medyo sabihin natin ako'y talo rin. Inutusan ho niya ako, yan, hindi ko ho i-deny yan, inutusan niya ako, sabi niya pa, best friend, yun ang tawag sa akin yan eh, ni Epa. Baka pwede naman ikang utusan kita, isan lamo ka rin aking relo. O edi wala ka akong problema. Yan ho ay totoo na isan laho yata na mahigit 100,000. And then naglaro siya, na natalo na naman siya. Itunutusan na naman niya ako, nakiusap na isan laho yung kanyang sing-sing. And then pinatalo rin ho niya yon. Yan ho yung mga katotohanan yan. Pwede ho nating i-review yung lahat ng CCTV ng Midas if we are going to talk facts and reality. Tapos, oh, siyempre, magkaibigan kami, lumipas ang panahon, hanggang sa inimbitahan ko siya sa Ilocos, ginastosan ko yung pagpunta nila roon. Tapos, one time, nagtapat siya sa akin na yun daw ho bahay niya ay narimata na. Oo, yung bahay niya ho ay narimata na. Ay, di sabi ko, ano ba ang maitutulong ko? Wala naman ako maitutulong sa'yo, sabi ko sa kanya. Ay, eka, takutin mo eka yung mga nang rimata ng bahay. Ay, biruin nyo, ako pa ho'y nautusan niya para sindak-sindakin daw yung mga nang rimata ng kanyang bahay. Eh, kung hindi ako nagkakamali is, ang pangalan ho nung kanyang pinakilalang tao, wala ho siya, nasa Batangas eh. Tapos yung tao ho ay pinatawagan niya sa akin hanggang sa nakipagkita ho sa akin yung taong rumimata ng bahay niya. Ay, wala na ho talagang magawa, rimatado na ho eh. Ang pangalan ho ay Aurea Rialon. Yan. Yan ho yung pangalan ng pinagsanlaan niya ng kanyang bahay. Sa madalit sabi, wala naman ho kaming so far conversation ni Eleanor. Ang sa akin lang ay naging kaibigan ko siguro noong mga panahon na yon. Okay naman po lahat. Wala naman akong alam na naging problema namin. Bakit ngayon nagdadadaldal lang kung ganyan-ganyan. So maliban ho doon, pasisinungalingan ko lang ho lahat ng kwento niya. Aha. At kung makakarating sa itong video ko, ito lang ay makatotohanan, ano. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo, kung sino nagbayad sa'yo para ganyanin mo ako. Pero, I have all the evidence, including our conversation, na lahat ng pinagsasabi mo ay malayo at walang katotohanan. May message ka pa nga sa akin na pinasasakay mo lang yung aking mga basher. Yes. Para kunyari. Hindi ko alam kung ano meron ka, kung nagpapaikot ka o whatsoever. But I have to say nothing against you. Una higit sa lahat is ikaw ang nagsimula niyan eh, hindi naman ako. Para sa akin, ako pa rin yung kaibigan mo, hindi nagbabago. Wala kang masamang tinapay sa akin. Kumbaga kaya ko lang 'to ginawa tong video na 'to. Hindi naman kasi maganda para pasinungalingan na lang lahat ng mga pinagsasabi mo kasi hindi naman maganda. Unang-una, hindi ko matandaan kasi partner o kaibigan o kapatid na
na ikaw ay aking nilamangan sa kahit anong pamamaraan. Wala ako natatandaan ganun. Bagkos ako nga ay ginagamit mo pa minsan na tagagawa ng iyong sulat, tagagawa ng iyong tula. Kaya hindi ko malaman kung ikaw ay ginagamit o nagpapagamit ka kung kani-kanino man tao. Pero yung mga conversation natin na sinasayo mo sa akin na pinasasakay mo lang lahat ng basher ko, nasa sa'yo yun. Kaya lang hindi na maganda. Pati yung pinsan ko ay dinadamay mo eh. Hindi na maganda yan. So, okay? So, ganun lang ako. At yun lang ang masasabi ko. Para kay Miss Eleanor Frailde Anunuevo. So, yun. Magandang gabi ho. Pinasisinungalingan ko lang ho lahat ng kanyang sinasabi. At saka bakit naman ngayon? Kung kailan ako sumisikat eh. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Yan ho yung totoo nun. Wala ho kaming mas malalim pang pinagsamahan maliban doon sa nakilala ko siya. At ako ho ang nagamit at hindi ho siya ang nagamit. Ayun ho. At madalas pa ho tatawag sa akin yan, magte-text sa akin yan. Ganito ang sabihin mo sa asawa ko ha. Ganito ang sabihin mo sa asawa ko ha. Yubuti ho, na-save ko pa yung mga conversation na ganun. At marami ho magpapatunay niyan. Ulitin ko, I have nothing against with Eleanor Anunuevo. Ang tingin ko sa kanya ay kaibigan at kapatid. Kung ano man yung nangyayari sa kanya ay problema niya na ho yun. Basta ho ako'y maninindigan, I'll stand on my ground. I have everything in my hand. I know what I'm talking and I know what I'm saying. Kung hindi kita pinapansin, eto ah, tawag ho sa akin ang tawag yan. Hindi naman ho nakakarating ang tawag dahil nga ho sa bugang messenger ko. Hanggang sa pati ho yung pinsang ko'y nag-text sa akin, sagutin mo raw, si ano, di naman daw ako sumasagot. Ay, pasensya ka na kung hindi kita nasasagot. Pero dahil sa ginawa mong video, lumayo na yung love ko sa'yo. Sabi ko nga, don't open the can of worm. Mahirap. Wag mo ko i-trial by publicity at wag mo rin akong i-trial by publicity. If you want to go in court, bring it on in the court. Bring it on. Kahit magsama-sama kayong lahat, wala akong pakialam. Alam niyo kung bakit? Huwag kayong mabuhay sa kwento ng kasinungalingan nyo. Kasi yung kasinungalingan na yan, kapatid ng magnanakaw yan. Kakaunti na lang ang buhay natin sa mundo natin dinata. Gumawa na tayo ng mabuti. Epa, ang payo ko sa iyo, gumawa na tayo ng mabuti. Gumawa ka na ng mabuti. Huwag yung may halong pagpapaimbabaw. Okay? Yun talagang mula sa puso. Okay? Hindi natin alam. Baka mamaya hiramin na ng Diyos yung buhay na hiniram natin sa kanya. Ayun lang. More than that, wala ako sasabihin pangit kasi sa totoo lang naging mabuting kaibigan naman kita. Wala namang akong alam na ano. So, hindi ko na tinapos yung mga video mo. At basta kung ano man yan, nasa sa'yo yan. At pinasisinungalingan ko lahat yan. Yun ho ang kabuod-buod ng kwento namin dalawa kung paano kami nagkilala. I just met her in 2017, September, at the Casino Filipino. Lumapit sila sa akin at humingi ng tulong hanggang sa... Ayun, nilapit nila ho yung kanilang sarili sa akin. Marami ho yan eh. Oho. Ako naman ho kasi pag mabuting tao yung nakikipag-usap at maayos naman makipag-usap, wala hong masamang tinapay sa akin. Ayun lang ho. At para dun sa iba pa na nag-extort ng pera, hindi kayo makakakuha ng pera sa akin. Ibibigay ko lahat sa mahirap to. Wala kayong ma-extort. Hindi ako pumapatol sa extortionist. Aha. Yun lamang ho. At maraming salamat. Mabuhay po kayo.